yan po ituturo po natin yung kanyang tire bolt ng 100 Newton meter. Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ngayon ang gagawin natin ay isang preno ang kumpleto ng customer sa kanyang sakyan. Ito po mga guys, kung makikita niyo po yung kanyang preno, yan. Yung kanyang rotor disc ay nag metal to metal contact po yung kanyang rotor disc at yung kanyang brake pads kasi pudpud na po siya. Naupod na yung kanyang brake pads kaya ganyan po ang nangyari. Ang tips ko po sa inyo, pagka kayo po ay nagpapaservice ng inyong sakyan, every service po ng inyong sakyan ay kailangan po na-check yung inyong mga preno mga guys ng inyong sasakyan kasi importante yan. Kaya ang gagawin natin ngayon dito, babaklasin po natin, tatanggalin po natin yung kanyang rotor disc at i-resurface po natin sa machine. Sa resurfacing machine. Yan po, kabilaan po yan sa harapan po ito. Isa po itong dads neon na sasakyan. Yan po, patuloy nyo lang po panoorin itong aking video para magkaroon po kayo ng idea kung paano po siya gawin at paano po siya i-resurface. Ayan po, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. Ayan po mga guys, bali 17mm na sakit po ang kailangan natin dyan sa kanyang tornilyo para matanggal po natin yung kanyang tornilyo dito sa gulong. Ayan po, isa itong dads neon. Ayan. Ito po mga guys, kung tignan nyo yung ating rotor disc ngayon, yan po, bali nag metal to metal contact sya, kaya ang gagawin natin ngayon ay i-resurface natin mga guys. Kung makikita nyo yung kanyang brake pads, yan, naubos na po sya, yan nasa ating sasakyan na dads neon, yan po. Kaya bawat every service po, tips ko po sa inyo, sa inyong sasakyan pag nagpapaservice po kayo, lagi po nyo ipapacheck yung inyong preno para hindi po lalaki yung gastos ninyo sa inyong preno. Kasi ito po, i-resurface natin panibagong bayad po ng customer yan. Pagka malala na po yung kanyang sira, magpapalit po tayo ng bago. Buti ito, medyo ano pa siya. Kaya pa siguro ng machine natin to. Yan, kabilaan po yan sa harapan na preno. Sa rotor disc ay atin po siyang i-resurface para po makinis siya at mawawala po yung kanyang vibration at ingay. Tapos papalitan po natin ng bagong brake pads. Yan po. Ito po yung ating gagamitin na machine. Yan. Huwag nyo na pong hintayin na mag metal to metal contact yung inyong preno bago nyo papalitan o bago nyo ipacheck. Kasi lalaki po yung gastos ninyo pagka pinaabot po nyo ng metal to metal contact.
Ayan po mga guys, pagkatapos po nating ma-set up kanina yung ating rotor disc na maisa lang dito sa ating machine, yan, bali units on na po natin siya para po siya ay ma-resurface na. Yan po, makita po niya. Yan. Ito po yung ating resurfacing machine ng rotor disc saka brake drum. Yan po, automatic na po yan mga guys. Kasi sinet up na po natin kanina. Yan. Itong cover niya dito mga guys ay importante po to naman nakalagay kasi nga para hindi po matalsikan yung ating mukha ng mga bakal na natatanggal yung kanyang mga debris na natatanggal sa ating rotor disc. Protection po sa ating mukha sa mata. Kaya po itong cover niya na to, napaka-importante po yan. Tips ko sa inyo mga guys bago po tayo mag-umpisa sa trabahong ganito sa pagmamachine lang ating rotor disc ating gagawin ay kailangan na safety first muna mga guys. Kailangan po alam po natin yung mga guidelines ng ating safety sa ating sarili. Yan. Katulad po niyan, mga warning po dito sa ating machine ay kailangan na alam po natin yan mga guys bago po tayo mag-umpisa ng trabaho na ating gagawin. Yan po, importante po kasi yan mga guys para hindi po magka-problema yung ating ginagawa at sa ating kalusugan yan. Sa ating sarili kasi kailangan po nating unahin yung ating safety. Kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. At kung may mga katanungan po kayo mga guys, mag-comment lang po dyan sa baba at atin pong sasagutin yung inyong mga katanungan. Ayan po mga guys, kinabit na po natin yung ating rotor disc dito sa Dad's Neon. Yan. Kung makikita nyo po yung ating resurface ay napakakinis po. Yan po siya. Ngayon mga guys, ito po yung isa. Bali, itong isa kinabit ko na dito sa left side. Ngayon itong isa naman, ito po yan, kabit natin sa right side. Yan po yung ating resurface kanina sa ating resurfacing machine. Yan po, napakakinis po niya ngayon. Sigurado po yung ating bagong brake pads ay lapat na lapat po dyan. At maganda po yung kapit. Yan po, ito po yung ating bagong brake pads. Yan. Yan po, bali kompleto na po siya. Mayroon din siyang sliding plate dun sa ating brake caliper. Yan po, dito pampalit natin dito sa ating brake caliper sa may sliding plate niya. Yan, ito. Tapos may kasama rin siyang bagong tornilyo sa ating brake caliper. Yan, may tornilyo din siyang kasama. At yung ating brake pads, yan po. Yan, makapal siya. Kapal yung bago. Yan po. Susukatin po natin ng Vernier caliper kung ilan po yung kapal ng bago. Saka yung ating rotor disc po para makita nyo kung ilan po yung thickness niya. Yan po mga guys, atin pong sasukatin itong ating rotor disc. Kung ilan po yung kapal ng kanyang thickness. Gagamitan po natin ng Vernier caliper. Yan po. Mga guys, pagkatapos po natin ma-resurface itong ating rotor disc, ang kanya pong sukat ay yan po, nasa 21mm. Yan, bali nasa 21mm pa po yung kapal ng kanyang rotor disc after nating ma-resurface po. Ayan po mga guys, susukatin po natin itong ating brake pads kung ilan po yung kapal ng ating bagong brake pads. Gamit po natin itong Vernier caliper. Yan po. Susukatin po natin yung kanyang thickness. Ayan po mga guys, kung makikita nyo po yung ating bagong brake pads, yung kanyang thickness, nasa 13mm po siya. Ayan, ito sa ating right side na ikabit na natin. Yan, napakakinis po siya. At bago na rin yung kanyang front brake pads dito. Yan, napalitan na natin. At yan po, sa siguradong mawawala yung kanyang vibration at yung kanyang ingay pagka nag-a-apply ng freno. Yan, at ikakabit na po natin.
Ito po mga guys, naikabit na po natin yung ating front rotor disc na ating rear surface. Yan, napakakinis po ngayon. At sigurado po mawawala yung kanyang vibration at yung kanyang brake noise pag nag-apply siya ng freno. At ang siguraduhin po natin mga guys, yung ating paghigpit dito sa ating tornilyo dito sa kanyang brake caliper at sa kanyang brake caliper bracket. Yan po. At bago na rin yung ating front brake fads, ay bago na rin siya. Para safety po yung ating customer na gagamit po pagka kailangan na laging okay yung ating paghigpit dyan sa kanyang mga tornilyo, sa kanyang mga bolt. Ayan po, bali kakabit na lang po natin yung gulong mga guys. Yan, at para may road test na natin at matesting siya kung ayos na yung kanyang freno. Yan po, itutor po natin yung kanyang tire bolt ng 100 Newton meter. Okay na po mga guys, itong ating ginawa na freno na resurface yung kanyang brake rotor disc at saka pinalitan ng brake fads. Isa itong Dad's Neon. Maraming salamat po sa patuloy niyong panunod at suporta ng aking YouTube channel GM Autotech. Yan po, at okay na siya. Tutuwa yung ating customer at maganda na yung kanyang freno. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood ng aking mga videos at suporta sa aking YouTube channel, GM Autotech.